Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. This is Dangerous Motovlog. Kung naalala niyo sa first video ko, dito naman ako ulit sa kasagbutan. Dito ako sa kasagbutan. Dito yung first ever vlog ko na nangyari dito yon. And this vlog is I'm going to share with you after almost 9 months na nasa akin tong motor na to. Ay, kudigo. Sa akin ng motor na to. So, I come up with the 5 things I like most about this Yamaha R3 2020. So may kodigo akong mga sir para meron akong basihan kung saan ako magsisimula. So direct tayo mga sir. So unang-una, ang pinagusto ko sa motor na to is the upside down fork, which is this one. Yeah, that one. At talong lano na kasi gold siya. Upside down fork, it's because as you all know mga sir, R3 doesn't belong to big bikes. Kasi doon sa mga na-review ko, nung tinanong ko, ang R3 ay sports bike siya, pero hindi siya big bike. So ang big bike ay yung expressway legal, which is 400cc pataas. So hindi siya big bike mga sir, sports bike siya. So dahil hindi siya big bike, sample natin yung sa 400cc na Ninja 400, big bike siya. Pero kung nakikita nyo, yung fork niya is hindi upside down fork, yun lang normal na fork yun. Kaya na-appreciate ko yung kanyang upside down fork, kasi doon sa version 1 wala siya, at sa version 2 na ngayon nilagay na siya yung upside down fork. Kaya yun, number 1 sa akin yung upside down fork. At ang pangalawa naman mga sir ay ang headlight niya. Headlight, tingnan natin yung headlight. Yes, that one Jaguar headlight. It's because kung napansin niyo yun, or na kung alam niyo yung sa version 1 na R3, yung headlight niya is halogen, ngayon LED na siya lahat. So less battery consumption, yun ba yun pag LED. So ang nagustuhan ko din dito is pag nag-on siya, try on ko lang. Yan. Pag i-on ko siya, yung park light niya automatic na nag-iilaw. Tapos naman pag pina-under ko siya, automatic din nag-iilaw tong dalawa, yung headlight niya sa low light. At yung dalawa na yung umilaw, hindi katulad sa version 1 na yung isa lang yung umiilaw, yung sa kabila lang. Kung alam nyo. Ngayon alam nyo na. So isa lang. At ngayon, try ko pa andar mga sir. So yun, umilaw na yung dalawa. So dalawa yung umilaw, park light, tapos yung low light niya tang sa kabila. Yung sa version 1, ito lang yung sa kabila niya lang yung umiilaw, wala to. Yan. So yun, kaya nagustuhan ko yung ano niya. Ingay. So yun, nagustuhan ko yung cellphone nahulog. My god. So yun, naso namin, sobrang ingay. So yun, yun yung aking pangalawa, yung headlight niya fully LED, tapos naka yung on na automatic niya lahat. So yung pangalawa naman mga ano, yung pangatlo na mga sir is yung ABS. This one, the ABS system, ABS braking system, anti-lock brake system, ganun din. So both siya sa front at sa rear meron siya. Nagustuhan ko siya mga sir, it's because kinokontrol niya yung brake mo pag siya yung nagko-control. Siya yung pag nabigla ka ng preno, i-control niya yung brake mo para di ka ma-disgust siya. So yun. Yun yung number 3. Ay nako. Yun. Yay, takbo. Yun. Di-distract pero bala na, vlog na rin. So yung pang-apat naman mga sir is yung display niya, yung board niya. Ito. Alam nyo yung bakit gusto ko to. It's because, again na naman, sa version 1, hindi siya fully digital. So, half siya. Half yung dito, digital dito, analog. Yung half yung sa version 1. Ngayon sa version 2, fully digital na siya lahat. So, pag i-on natin,
Gusto ko siya mga sir kasi hindi na yung time. Okay, meron na siyang time. Tapos yan, empty. At ikikwento ko to mga sir kung bakit nagaganito to. Bakit na empty ako. So yun. Safety, fully digital kasi pag nagsakasakay ako mga sir, pag ganito, yun yung una-una ko nakikita. So, ang astig yung tingnan kasi talagang fully digital at lahat ng information nandun ha. So yun, yun ang number 4 ko. So, bilis-bilisan lang natin. So, ang panglima naman mga sir ay yung looks, look at that look. Talagang napaka wow, talagang kung di mo alam, kung di ka hilig sa motor, talagang makikita mo parang siyang big bike, belong sa big bike. Pero literal, malaki talaga siya, kaya big bike. Pero grabe, ka-sporty look, ka-aggressive look. Tingnan nyo naman mga sir. Yan. So yun mga sir, yung looks. Bakit looks? It's because kung tingnan nyo yung R6, R1, talagang halos magkamukha na sila mga sir. Yung sa R1 lang at R6, talagang dito lang yung headlight. Masingkit ito, medyo malaki-malaki. So yun, yung fairings na, yung pagka-aerodynamics niya, grabe talaga ka-aggressive look. So yun, ang looks is last kasi sa overall na siya, lahat na siya yung bagong design ng R3 sa version 1 at saka dito sa version 2 talagang malaki yung pinagbago. Pero ang binago lang naman lang sa version 2 is this half. Kasi lahat ng dito same lang sa version 1. Version 2 dito kaiba lahat. Tapos may abs na siya. So yun mga sir, yun lang yung marami akong nagustuhan pero lang yung top 5 na nagustuhan ko sa R3. Pero overall talaga nagustuhan ko yung performance, lahat, speed, torque, lahat ng riding position, hindi siya masyadong madapa. So yun, pwede kang may OBR. Kung di nyo yun na, meron ako isang video mga sir, last upload ko na riding experience ko about this bike with the OBR. So, better check that out mga sir. So yun mga sir, thank you for your full support. Oh, thank you for barking. Sir, bago ko end yung video, shout out nga pala muna tayo. Malapit kong makalimutan. So shout out kay Andre Jan Ugay. Shout out si Sir, salamat sa panonood at sana makuha mo na yung R3 mo. Tapos shout out kay Edwin Magaso. Shout out sa iyo, Sir. Shout out kay Orsa Jan, yung kasaka grupo ko na nagba-vlog din, Orsa Jan. Shout out sa iyo, Sir. Better check his YouTube channel. Shout out kay Bob Villasante. Shout out sa iyo, Sir. Ito nga pala siya mga Sir. Shout out kay Bob. Yan, that one. Tapos shout out kay Janely Elimar Jokson Saldia. Shout out sa iyo, Sir. At syempre, shout out kay Katal Kat Thailander. Kat Thailander Motovlog. Na motovlogger from Thailand. Shout out sa iyo sir and full support there, Dangerous Motovlog. So, salamat mga sir sa panonood. Salamat if dumating kayo sa end of the video. So yun, kukwento ko kung bakit ako na empty. It because of this one. Di mabuksan kasi nag-stuck up. It's because pag nag-washing ako, na-stuck yung tubig dito. Kaya di ko siya na-open. Yeah, ito yung video. So yun, what's up mga sir? Empty na ako. Empty na. Nag-trip F na. Tapos, nung nagpagasolina ako, di ma-open. Paano kaya to? Ayaw talaga akong bumukas. Nag-stack up ata mga sir. Pero makaka-uwi pa naman kami nito. Dulot siguro to ng nag-washing or na nabasa ng tubig tapos di na ano. Matagal na din kasi itong di na pagasulinahan kaya nagkaganito.
So yun, empty siya kasi sa bahay ko na lang siya na nabuksan kanila lang umaga. Tapos kahapon sana ako magpapagasolina. Kaya yun, dinagyan ko ng ano, WD-40. Kaya kinabukasan, open na siya. Kaya better lubricate all, lahat-lahat ng yung paikot-ikot na ganyan. So yun, peace out mga sir. Salamat sa panunood at ride safe.